Problema niyo ba ang kuto ng mga alaga niyong aso at pusa? May tip ako dyan para matanggal ang pulgas o fleas ng mga mahal nating pets. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is may share akong product and tips na makakatulong sa pagtanggal ng pulgas o fleas ng mga alaga kong aso at pusa. But before that, please don't forget to hit subscribe and ring the bell button para updated kayo sa susunod na videos ko. So, ang product na i-share ko ay isang powder at ito siya guys. Ang Puppy Pet Powder. Binili ko ito sa veterinary clinic ng 150 pesos. Ayun, may tatak pa siya. 150 pesos. Ngayon kasi is hindi ko naharap na paliguan yung mga aso ko kaya ito talaga yung ginagamit ko, ang powder, kasi pag naman pinapaliguan ko sila is gumagamit din ako ng sabon na anti-fleas kaya no need na ito. Ginagamit ko lang talaga ito pag hindi ko sila naharap na paliguan dahil din minsan busy ako. So bago ko ipakita ang resulta nito sa aso ko is basahin muna natin yung original formula niya. So, Puppy Pet Powder, an anti-parasitic and deodorizing action. Medyo matapang din kasi yung amoy niya eh. Kaya guys, pag ina-apply nyo ito sa aso nyo is iwasan nyo yung mata niya tsaka yung ilong niya. And then, yung indication niya is for the effective control of fleas, ticks, mites, and other crawling parasites as well as mange and hypoallergenic din siya. Tried and tested ko na siya kaya maganda talaga ito para sa pagtanggal ng mga kuto nila. And yung safety niya is generally safe for nursing and pregnant pets as well as day-old puppies, kittens, and it can be applied to wounds, bruises, and rashes. So, keep out of reach, children. So, ngayon, I will apply to my 2 Shih Tzu dog. This is Sunshine at si Misaki. Let's start applying. Ayan ang mga kuto niya. Lalagyan ko ngayon ng powder. No, Saki. Para mamatay yung mga kuto mo. Ha? Medyo kwan yung amoy niya eh. Matapang. Ayan. 10 round. Iwasan lang sa kanyang mata. Next. Baliktarin siya. Meron sa mga tingnan niyo. Dummy. And sa likod, wait lang, Misaki. Ang dami. Tapos, ikukulong ko para makita natin yung effect niya. Okay, Misaki. Stay there. No. Next is Sunshine. Come here, Sunshine. Lalagyan ko rin ngayon si Sunshine. Ayan. Medyo pumapalag kasi ito eh. Kailangan kong patong sa pa ko. Oh, Sunshine, wait lang. Kasi marami kang kuto. Wait lang, Sunshine. And then, sa likod mo rin.
Yan, sunshine. Wait lang. Yan. Para sure na malagyan lahat yung kuta mo. Ayan, nagsisimula na silang mag-scratch. Wait natin ng 1 to 3 minutes para tignan natin kung gaano karami yung nalaglag na kuto nila. Guys, iwasan nyo pala ang pagtiris sa mga kuto ng aso dahil lalo po sila dumadami. Kung saan nyo tiniris is mabubuo ulit sila, tapos dadami, kumbaga magiging itlog ulit, then yun, mag-i-spread na naman sila. Kaya kung di pa kayo nakabili at no choice kayo kundi tanggalin mismo sa katawan nila, is maglagay kayo ng alcohol sa isang maliit na container, then dun nyo ihuhulog yung kuto nila. At least kasi mamamatay sila. Unlike sa tinitiris natin na nabubuo ulit sila yun, tapos dumadami siya. Yun lang guys yung tip ko. A few moments later. Yan, check natin ngayon kung mayroong mga nalaglag na kuto nila. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yun, gumagalaw pa yung iba eh. Ayan po, may babaw na yung iba eh. Ang pangasaki sa ibang. Ayan yung mga nahulog. Medyo konti ngayon yung puto kasi nila eh. Meron pa sa labas ng kulungan. Kailan natin. Ayan. Nagsilaglagan. Hanggang dito na lang guys, and thank you for watching. And if you enjoyed this video, please give me a big thumbs up and hit subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye guys.